Money Pac-Man Pacquiao. The legendary Money. The Destroyer Pacquiao. Ang harapan ni Errol Spence Jr. versus Danny Garcia at ang hamon ni Keith Thurman. Pag-usapan natin yan, mga idol. Ngunit bago ang lahat, ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So nagkaharap na nga po kanina sa weigh-in ang IBF and WBC welterweight champion na si Errol Spence Jr. at ang dating 2-division world champion na si Danny Garcia. Tuloy na nga po ang bakbakan nilang dalawa bukas dahil parehong nakuha ng dalawa ang tamang timbang sa welterweight limit. Tumimbang si Garcia ng 146.7 pounds, habang si Errol Spence naman ay 146.5 pounds. Ang laban na ito ang isa sa pinaka-inaabangan ng madaming boxing fans ngayong taon. Lalo pat ito ang kauna-unahang laban ni Spence matapos siyang maaksidente noong October 2019. Isang buwan lamang ang nakakalipas magmula ng talunin niya si Sean Porter via split decision. Habang si Danny Garcia naman ay ang mas aktibong fighter dahil ito ang kanyang pangalawang laban ngayong taon. Matatandaan natin na tinalo ni Garcia si Ivan Redcatch via lopsided unanimous decision noong January nitong taon lamang. Napakalaking bagay ng laban na ito para kay Garcia dahil dito makikita kung karapat-dapat ba talagang masama ang kanyang pangalan sa mga elite welterweight. Lalo pat natalo siya ng dalawang bigatin din sa dibisyon na sila Keith Thurman at Sean Porter. Habang si Spence naman, mga idol, ay dapat patunayan ng kanyang sarili sa laban na ito. Kailangan niyang manalo ng impresibo at talagang magpakitang gilas. Dahil madami ang nagsasabi at nagdududa kay Spence na hindi na ito magiging kagaya ng dati dahil sa kanyang mga natamong injury sa aksidente. Ganun pa man, mga idol, ay parehong kumpiyansa ang dalawa na sila ang mananaig sa laban bukas. Kaya naman kaabang-abang talaga ito dahil magkakaalaman na. Samantala, ang dating kampiyon naman na si Keith one-time Thurman ay direktang sinabi na hinahamon niya at gusto niyang harapin ang mananalo kay Spence at Garcia sa lalong madaling panahon. Dahil buo ang kanyang paniniwala na kaya niya pa ding maging numero uno sa dibisyon. At bagamat tinalo niya sa isang dikit na split decision si Danny Garcia, ay naniniwala pa din siyang mananalo si Spence dahil sa pagiging technical nito. Subalit ganun pa man ay binantaan pa din ni Thurman si Spence na mag-ingat dahil hindi daw biro ang lakas ng kamao ni Garcia. Bukod kay Spence at Danny Garcia, mga idol, ay hinamon din ni Thurman ang lahat ng mabibigat na pangalan sa dibisyon. Gaya nila Manny Pacquiao, Terence Crawford at Sean Porter. Kasi handa daw siyang labanan ng kahit na sino sa kanila sa taong 2021. Ngunit ang problema nga po ngayon, mga idol, ay walang masyadong interest kay Thurman ang mga pangalan na nabanggit niya. Dahil wala naman siyang hawak-hawak na titulo. Ito ang naging masamang epekto ng pagkatalo niya sa ating pambansang kamao. Dahil mahihirapan siyang makakuha ng malalaking laban. Maski si Spence ay laging sinasabi na wala siyang mapapala kung lalabanan at tatalunin niya si Thurman. So ayan nga po ang latest boxing news today, mga idol. Comment down below your opinions. At huwag kakalimutang mag-subscribe for more sports talk. Pretty lies, look me in the face.